22 ng Hulyo, Miyerkules, Kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya nilagay." Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan at may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa at ang ikalawa na may nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga iyon, "Ale, bakit ka tumatangis?" Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay iwinika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabbuni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong pigilin sapagkat hindi pa ako nakaaakyat sa aking ama. Paakyat ako sa ama ko at ama niyo, sa Diyos ko at Diyos niyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, "Ale, bakit ka tumatangis?" Sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena, bagamat ang liturhiya ng iglesia ay nasa karaniwang panahon, dinadala ng ebanghelyo ang ating pagninilay sa kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus, kung saan ay nakita ng babaeng alagad na ito ang Panginoong Jesus na muling nabuhay, ngunit hindi naman niya ito nakilala. Ang buong akala ni Maria Magdalena ay isang hardinero lamang ang kausap niya. Sinasabi ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan na ang pagluha o pananangis ng babaeng alagad na ito ang posibleng isang dahilan ng hindi niya agad pagkakakilala kay Jesus. Matatanda ang labis ang pagkalungkot ng mga alagad dahil sa pagkamatay ni Jesus. Ito rin ang damdamin ni Maria Magdalena. Dahil sa labis na kalungkutang dala ng pagkamatay ni Jesus, marahil nawaglit sa isip ng mga alagad ang sinabi ni Jesus na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Ang karanasan ni Maria Magdalena ay hindi naiiba sa karanasan ng marami sa atin. May pagkakataon din marahil na hindi rin natin napapansin ang presensya ng Diyos sa harap ng labis na suliranin o kalungkutan. Marahil, labis tayo nakatuon sa suliranin, kaya hindi na natin nakita ang Diyos na siyang kasama natin sa paglutas ng mga suliranin natin. Pagsasagawa, katulad ka rin ba ni Maria Magdalena sa mga pagkakataong nakararanas ka ng labis na kalungkutan dahil sa iyong mga suliraning dinadala? Hindi mo rin ba napansin ang presensya ng Diyos na nasa iyong piling? Dahil ang mas binigyan mo ng pansin ay ang iyong suliranin?